Amen! Glory to God sa araw na ito, sapagkat ang araw na ito, tunay na pinagpala ng Diyos para tayong lahat ay patuloy na lumakas at tumatag sa ating pananampalataya. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapahayag, pagpapaliwanag at pagtuturo ng salita ng Diyos na siyang pagkain nating espiritual. Kasi ang sabi ng Biblia, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At ito po ay hinatid ng programa ng Jesus Christ, Says Global Outreach. Araw-araw po ito ha, umaga, tanghali, gabi. At kayo po ay laging magabayan mo na salita ng Diyos, ang ating mga devotion araw-araw, at patpayo pong lahat ay para patuloy na lumago sa Panginoon. Nais ko pong manalangin mo tayo saglit. Panginoong Diyos, kami po ay dumadalangin yung basbas sa aming lahat. Na ngayon, ang aming mga kababayan at sa buong bayan ng buong Pilipinas, Panginoon, na inaabot ng programang ito mag-isa ibang bansa, ay tunay na makapag-focus, concentrate sa salita mo na ngayon ay aming pagbubulay-bulayan at pag-aaralan. Salamat po sa iyong basbas sa aming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Aking babahagi ay nandito po sa aklat ng Juan 16, versikulo 33, or John chapter 16, verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, sabi ng Panginoong Isus. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi po sa English, in this world you have a tribulation, but I have overcome the world. Kaya meron tayong pamumuhay na puno ng kapayapaan sa Kanya kahit ang mundo po ay nagdaranas ng kapighatian. At ito po hindi nalingit sa ating lahat kaalaman. Kaya nais ng Panginoon, ito po ay matanggap naman natin na kung saan maranasan natin ang tagumpay ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Okay? And this is a very relevant topic because araw-araw po ito sa ating buhay. Ano man yung problema mo? Ano man yung problema sa family, ano pa sa trabaho, sa school, or sa bansa natin mismo at sa mundo ngayon, no? Nakikita ho natin yan, no? Yung mga threatened after threatens, di ba? Mga napipinto at nalalapit ng mga gera na yan, no? Minsan kaisip lang natin, parang may kapabayaan, meron pa ba kaming kapayapaan? No? O baka kami napabayaan na, no? Pero tandaan nyo ho, sekreto ho ng buhay na tagumpay ay sa ating Panginoong Kristo lamang matatagpuan. That's why ang title na binigay sa atin ng Panginoon ngayon is Life in Christ is Victorious Life. Alam niyo po, wala pong taong gustong maging talunan. Even ang Diyos mismo, ayaw niya na ang kanyang nilalang na kanyang kawangis, okay, kanyang kalarawan, okay, walang iba kundi po ang lahat po ng tao ay maging talunan. Kaya nga po doon pa lang sa Genesis, pinaliwanag ng Panginoon, I have given you the authority. Binigyan ko yun ng kapamahalanan. Ibig sabihin, tayo pong mga tao ay sa umpisa pa lamang ay tagumpay na para mamuno sa anumang pinagkatiwala sa atin ng Diyos dito sa lupa. Diba? Sabi rin, tayo magpapangalan sa mga isda, tayo magpapangalan sa mga hayop, ano pa, sa mga bagay na nakikita natin. Ngunit alam naman natin, ang pagkatalo ng tao, yung tinatawag na the fall down of a human race, okay, ay ito yung sa pamamagitan ng pagsaway o pagsuway yan, ni Eva at Adan, kung saan ay sila idinaya ng diablong Satanas. Pero po, hindi po nanatiling ganun. Bakit? Dumating ang tamang panahon na ang Panginoong Kristo ay dumating dito sa lupa 2,000 years ago para tayo po ay tubusin sa sumpa ng pagkatalo sa buhay. Yung tinatawag na the curse of being loser. Kasi po, ibinalik niya sa atin ang tagumpay nung siya po ay nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Akala ni Satanas, talo na, di ba? Pero hindi niya alam, okay, yung po ay tagumpay nating lahat kasi binuhay uli sa atin ng Diyos ang spiritual life. Okay, ang ating spiritual life, paano mabubuhay para puno ng tagumpay? At kaya nga po, nais ng Panginoon, ang bawat isa, ikaw ako, tayong lahat, ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Kasi kung wala si Jesus sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Ang taong wala kay Jesus ay talunan po talaga. Okay? Kasi sabi ng Panginoon niya sa John 15, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Pero kung tayo naman po ay lumapit, tumanggap sa Kanya, okay, sinuko natin ating buhay, nanampalataya tayo sa Kanya, okay? Mula sa paniniwala, nagkaroon tayo ng pananampalataya at nagkaroon tayong pagkitiwala sa araw-araw na ginagawa natin, ay tiyak pong ating tagumpay. Sapagkat ang sabi niya, kahit daw may kapighatian sa mundo, kahit ang tatas ng mga bilihin,
ano pa, kahit may mga problema sa buhay, sa bahay, kasi may mga kanya-kanya tayong kahinaan. Tanda mo, sabi ng Biblia, I have overcome the world. So, ikaw ay mapagtagumpay kay Kristo. Hindi dahil sa lakas natin, hindi dahil sa magaling tayo. Because the Bible says, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. That's why binigay niya sa atin ng Holy Spirit nung siya po umakyat sa langit. At ang banal na Espiritu ng Diyos, ibibigay sa atin ng paalala. Ang gamot daw sa taong nakakalimot ay paalala. Pinapaalalaan tayo ngayon, sa araw na ito, habang nakikinig ka, ang problema mo ngayon, tagumpay ka na dyan. At ang sino sekreto niyan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Jesus is the secret of victory in this life. Kaya nga, kailangan tayo po ay mayroong pananampalataya sa Kanya. In fact, sa Old Testament po, may sinabi po dito eh, na ito wala pa pong Panginoon sa Kristo. Ah. Pero sinabi na ng Panginoon sa Deuteronomy 20 verse 4, sapagkat kasama mo ang Diyos na si Yahweh, siya ang makikipaglaban sa iyo at pagtatagumpayin Kanya. O bakit hindi sigurado ang tagumpay sa iyo? Kasi, bakit naman sigurado ang tagumpay? Kasi ang sabi dito, He will fight for us, He will our back up, and He is our support. Anong back up niya sa atin? Tayo po yung magtatagumpay. Amen. So, name it. Okay? Yan ang kagandahan na kapag tayo po ay nasa Diyos na. Yan po ang kagandahan kapag tayo po ay naging isang tunay na mananampalataya na ng Panginoong Kristo. Kaya nga po, sinabi rin po sa Zephaniah chapter 3 verse 17, tignan nyo ha, nasa Old Testament pa to ha. Tignan nyo yung pangako dito ng Diyos. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa'yo ng tagumpay. And who is the power of God? The Holy Spirit in our life. Siya ay magagalak sa'yo. At ang pag-ibig niya ang magbibigay sa'yo ng bagong buhay. Oh, kita nyo yan? Ang galing ni Lord, no? Hindi lang tayo pinatawa, hindi lang tayo niligtas, hindi lang tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Binigyan pa tayo ng tagumpay. So ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang sa paano tayo liligtas. Ang pag-ibig ng Diyos, kasi kung paano pa tayo magtatagumpay. Ba't kaya? Kasi nasa mundo pa po tayo, marami pa talaga tayo rito ng mga battles na haharapin. Marami pa tayong mga digman, marami tayong mga labanan, no? Sa sarili, personal battle, family. Paano mo paglalaban yung mga mahal mo sa buhay na maligtas sila? Di ba? Paano mo paglalaban yung future mo? Paano mo paglalaban yung faith mo? Di ba? So, paano ka lalaban sa kahirapan? Paano ka lalaban sa sakit karamdaman? Paano ka lalaban sa mga kahinaan para magkaroon ka ng kalakasan? Yan ay binigay sa atin ng Panginoon. Siya ang magbibigay sa iyo. Okay? Nang tagumpay. At ang sabi ron, pag nakikita ng Panginoon na tayo po lumalaban, okay? Siya po ay nagagalak sa atin. Okay? At patuloy niya po tayong tinutulungan hanggang sa tuloy-tuloy na bagong buhay. Ano po yung bagong buhay? Tagumpay. Yung lumang buhay, talunan ho yun. Okay? Ang bagong buhay natin ngayon kay Kristo, hindi naman tayo perfecto. Okay? Alam ng Diyos siya, may mga kahinaan tayo. Pero dahil nasa Panginoon tayo, di ba? Sabi nga sa Biblia, kung kailan tayo mahina, tsaka tayo lumalakas. O, biro mo yun? Kaya napakabuti ho ng isang buhay nasa Panginoon. Okay? Kahit ang dami po nating mga kahinaan, pagkukulang, hindi problema sa Diyos yun. Isuko mo, bigay ka ng tulong, Lord, baguhin mo ako. Kasi sa bawat pagsuko, kasunod nun, pagpapatawad, at ang purpose ng pagpapatawad, pagbabagong buhay. Di po, the purpose of forgiveness is for us to have a new life. At ang buhay natin yan na bago, na kay Kristo, new life in Christ is victorious life. Kaya nga, pati ang Panginoon, sabi niya, masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Biro mo pati si Lord, nakikiawit sa ating mga awiting ng tagumpay. Amen po ba? So, tandaan nyo, paano natin matatanggap yan? Kay Jesucristo lamang. Amen. Now, ano ang sandata natin? Kaya gamitin natin, number one, tatlo po ito, pananampalataya. Okay? Pag ginagamit po natin ang ating pananampalataya, sigurado po at tiyak ang ating tagumpay. Bakit? Tignan nyo ha, 1 John chapter 5 verse 4, yan po yung supporting verse. Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Pakaliwanag po yan ha. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, gamitin ho natin, okay, ang pananampalataya natin. The Bible says na it shall be done to you according to your faith. There is nothing impossible to those who live in faith. Even you can move mountain, di ba po? Kaya po, sa espiritual na buhay, dyan tayo pinapamuhay ng Panginoon. Okay, para ma-overcome din natin yung kahinaan sa ating mga laman. Mawala yung fear, mapalitan ng faith. So, pag nabubuhay ka na sa pananampalataya, umpisa na ng tagumpay. Pangalawa, mabuhay ka na puno ng pag-asa.
Okay, bakit? Sabi po sa 1 Peter chapter 1, at ang verse po ay verse 3. Sabi rito, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng panibagong buhay. Tignan niyo ha, yung panibagong buhay. Saan? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa libingan, at ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kita niyo, ano yung bagong buhay? Buhay na pag-asa. Dahil buhay na yung pananampalataya natin. Okay? Pangatlo, gamitin yung pag-ibig. Okay? Ano po ang sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 8? Kung nililista niyo po ha, sabi po rito sa verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Love conquers all. And even the multitude of sin. Kaya ho tayo mga Kristiyano, hindi na ho tayo naguhusga. Hindi tayo nainggit, hindi tayo nagkukumpara. Because we know even the weaknesses ng ating mga kapatiran, kababayan, o kapitbahay mismo. So hindi ka na maguhusga, kakahawaan mo sila. Kasi mahal din sila ng Diyos. At dahil nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, nagagamit natin yun, nawiwin natin sila, nadadala natin sila sa tagumpay ni Kristo. At mararanasan din nila yung tagumpay na nararanasan natin. Amen. Kaya ang payo sa atin ng Panginoon, ipamuhay natin yung pamumuhay bilang isang tunay na tagasunod ni Kristo. Living in Christ is a victorious life. Tandaan mo yan, habang nabubuhay tayo sa lupa kasi nasa atin na si Jesus. Amen. So kaya mga magulang makapatid, huwag ka mawalan ng pag-asa, huwag ka mawalan ng pananampalataya, huwag ka mawalan ng pag-ibig. Patuloy mong mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas, at ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Nagagawa ho natin yung great commandment ng Panginoon. Amen? So maraming maraming po salamat mga kapatid sa iyong pakikinig. Nais ko pong ipanalangin ka at ang iyong pamilya at ang iyong mga kailangan sa buhay at sa bahay. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming maraming po salamat Ama sa kapangyarihan ng panalangin. Lord, tulungan mo kami turuan na itanim namin panampalataya namin sa panalangin. There's a power of prayers na ang mga panalangin namin, Lord, sinasagot mo in your perfect time, in your perfect will. Yung mga may sakit po, Lord, pagalingin mo, mga nasa hospital, nasa nakaratay sa balik ng karamdaman, ibango mo sila, palakasin mo sila, pagalingin mo sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord, yung mga nanghina, ibangon mo rin sa kanilang espiritual na buhay, Lord. Restoration after restoration, revival after revival, Lord. Lalo po sa panahon ngayon. At Lord, ibagoy mo aming mga isipan na kami hindi talunan, kami tagumpay na because living in Jesus is living in victory. Thank you, Lord. At patuloy mong pagpalain ng aming bayan at aming mga kababayan. Ipuhin mong aming mga political leaders. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. Magbalik loob sila sa iyo, Panginoon. At handa mo kaming lahat, Lord, kung ano man mangyari sa mundo, kami po, Lord God, ay nasa iyo. Salamat po. Pagpalain mo pong bawat isa. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po ulit. And God bless.